Kausap po natin si Annalyn Masinahon. So ang mister niyo po ay si Malpi Masinahon. Opo, sir. Si Ernie Reyes, ito po yung asawa nung kinakabit ngayon ni Malpi na mister niyo. Kanina sa video, sa umpisa pa lamang, nagbubudot-budot. Ayan, oh. Okay. Nako, nag-kiss pa, tuwan-tuwa siya habang sumasayaw dyan at hinahalikan pa niya yung kanyang kabit na it so happen. Si kabit ay meron din mister! Oh, ayun. No. Ma'am Annalyn, magandang umaga po, Ma'am Annalyn. Magandang umaga din po, Sir Idol, Rapi. Okay, paano po napasa kamay ninyo yung pong video na yan? Nakakaasar nga naman po, kahit na sino sigurong tao, ako, hindi ko kayo kamag-anak at nainis ako. Paano niyo po nakuha yun? Ano po yan? Yung sa account po yan ng ginawa ng babae. Ngayon, nung umuwi po siya dito nung December, pinabago po yung password sa anak kong dalaga. Okay. Kaya po, nabuksan po namin yung account na yan at doon po namin nakita yung mga video. Sige po, ma'am. Ito pong si Malfi, na mister ninyo, pinagmamalaki pa niya, nakabit niya itong may asawa. Opo, sir. Ako po. Okay, nakumplanta niyo na po si mister tungkol dito. Opo, sir. Okay, ano pong sabi ni mister? Mas pinipili niya na po yung kabit niya kaysa sa mga anak niya. Ako po. At ano naman pong sabi ng mister ng nikabit? Handa din daw po yun makipagtulungan sa amin para daw po makulong din daw po yung asawa niya. Ah, ready na makipag-collab or magsanipwersa po sa inyo. Good. E di kahon na po itong dalawa kung ganun. Opo. Kausapin natin si Angelica Reyes. Okay, si Angelica po yung sinasabing kabit at tindera po sa bakery. Ma'am Angelica, magandang umaga. Yes po. Ma'am. Ano ba itong nangyayari sa'yo? Meron kang asawa, tapos kumabit ka sa may asawa din. Excuse me po. Madam. Hindi po ako, ganito po yan. Yung asawa ko po na sinasabi niyo po, matagal na po kaming hiwalay niyan. Okay. Ngayon po, kung ano po yung sinasabi sa kanila ng asawa ko, kasi nungalingan po yan, marami po makakapagpatunay yan na isang taon na po mahigit kaming wala niyan. Okay, sige. Wala na po kayo ng inyong mister. Isang taon na mahigit na. Pero ito pong si Malfi ay asawa pa rin po ni Annalyn. Ang paliwanag naman po niyan dito sa akin, nag-usap na daw po yan sila na? Na nag-usap na daw po yan sila na pinalaya na daw po siya ng asawa niya. Ngayon ganito po. Basta yung sahod daw po sa kanila. Ah, pinalayas daw siya. Kaya nung pinalayas siya, dumiretso po dyan po sa inyo. Opo. Opo. Sandila po, Mama. Mama Annalyn. Kausapin niyo po si Angelica. Usap kayo kasi pinalayas mo raw si Mr. Kaya si Mr. nangabit. Sige po, usap kayo, madam. Hindi po pinalayas. Uwi po yan dito ng December. Ang sabi daw po doon sa garahe, namatay daw po yung tatay niya sa probinsya. Kaya uuwi daw po muna siya rito sa bahay. Tumingi po siya ng tawad sa amin, sir. Tinanggap po namin yan dahil sabi ko, para sa mga bata. Yun kasi po ang sabi niya, hihiwalayan na daw po niya yung babaeng yan. Kaya kailangan niya nang bumalik sa amin. Magbabago na daw po siya. Ang nalaman ko po, kaya po pala siya umuwi dito sa bahay, ay hinanting po pala siya ng asawa niya dyan. Asawa ni Gel. Ayun, narinig niyo po yon, Ma'am Angelica. Apo, apo. Anyway, ma'am, yung video hindi naman magsisinungaling. Kitang-kita naman dun sa video na kayo po, nitong si Malpi, happy-happy, naghalikan pa kayo at nagsayaw-sayaw pa itong si lalaki. Okay? Apo, yes po. Apo, hindi naman po namin tinatanggi yan. Oh. So, ma'am, imbis na magtanggi-tanggi ka pa at kung ano pang pinagsasabi mo na pinalayas, kesyo, etc. Makiusap pa na lang kay Annalyn, mali mo, baka patawarin ka, then wala nang kaso. Ang sinasabi ko palagi dito, pag walang reklamo, walang kaso. Therefore, okay, kung magmamatigas ka, hindi ka makiusap, sasabihin ni Annalyn sa amin, igugo ko yung demanda, yari kayong dalawa. Okay ni, po, okay po. Ni Malpi. Sige po, kausapin niyo po siya masinsinan, maayos. Hello. No, bakit? Sige, Angelica. Hello po, hello. Hello. Ba't gano'ng nag-e-echo po kasi hindi ko maintindihan po masyado. Ma'am, naiintindihan ka namin lahat. Okay po. Sige po, go ahead, ma'am. Ma'am. Yes po, yes po. Sige na po, magsalita na kayo. Tumatakbo yung oras.
Hello, Annalyn. Nakikiusap naman ako na huwag mo na sanang demanda. Alam ko, kasalanan naman namin eh. Asan ang asawa ko sa'yo? Anong sinasabi mong pinalayas ko yan dito? Hindi niya ako naintindihan. Hindi ko sinabing pinalayas. Sabi niya kasi sa akin, diba, pinalayas. Pinauwi ko yan dito dahil nag-positive ako sa COVID-19. Pinauwi ko yan dito para bantayan yung mga anak ko. Pero anong sabi mo, uuwi yan dito para hindi bumalik sa akin. Uuwi lang yan para sa mga anak ko. Pero anong ginawa mo? Pinauwi mo ba? Umuwi siya, di ba? Hindi siya kasi uuwi. Hindi siya nakauwi kasi walang papalit sa kanyang driver. Alam niya yun. Hindi mo pinauwi. Kasi nga, nagpa-text ka pa nga sa akin. Hindi kasi gusto niya, kahit ayaw niya, kung gusto niya umuwi, siya ang masusunod. Hindi naman ako ikaw nasusunod eh. Ano sabi? Nagwawala ka pa nga daw sa truck. Yan ang hindi ko ginawa kahit kailan. Sinungaling yung nagsusumbong sa'yo. Sinungaling yung nagsusumbong sa'yo na nagwawala ako. Si Malpima Sinahon ang nagsasabi sa akin mismo. Ay, ano yon? Baka yun yung sinabi lang niya na gano'n. Pero hindi ko ginawa yan. Hindi nakikita ang mga sinungaling kayo. Tinanggap ko yan dito. Hindi ko para palayasin yan. Kasi ganito yan ha. Ang sabi niya sa akin, pinalaya mo na daw siya. Yan ang inano niya sa akin. Tapos basta, ang sabi mo daw, ang usapan niyo, yung sahod, hindi niya pakikilamanan. Ang last na usapan namin yan, kahit daw anong mangyari sa inyong dalawa dyan, tanggapin ko na lang daw. Yun ang sabi niya. Kung makakahanap siya ng trabaho dito sa lugar namin, lilipat siya dito at iiwanan ka na niya. Yun ang usapan namin. Kahit itanong mo pa yan kay Malpima Sinahon, ayan ang sinabi niya. Pero ngayon, anong ginagawa niya? Di ba wala siyang trabaho? Minsan hindi mo siya pinapapasok. Anong dahilan mo? May high blood ka? Hindi ko siya pinapapasok. May high blood na yan. Dati pang may high blood yan. Na-stroke na nga yun. Alam ko. Sinabi niya yon. Yung gamot nga niya, alam ko yun eh. Oh, alam mo na may siya ang asawa ko eh. Hindi ko siya pinapapasok. Siya ang may ayaw. Anong sabi mo sa amin? Nga na kami dahil hindi na pumapasok yung asawa ko. Samantalang kayo may ipon. Ayun ang pagkakaalam ko eh. Yun ang pagkakaalam ko eh. May ipon kayo dahil sa allowance ng asawa ko. Samantalang kami nga na. Sabihin ko totoo sa'yo. Yung sa allowance ng asawa mo, hindi ako nangingialam yan. Ibinibili niya ng gamot niya yan. Yung ginagastos namin dito, sahod ko yan. Pera ko yan. Ay, hindi. Itutuloy ko yung laban. Papakulong ko kayong dalawa. Ma'am, makasingit. Ma'am Angelica. Yes po. Okay. Nasaan po si Mr. Masinahon? Pumunta po sa kabilang barak po. Sa kabilang barak? Sige po, maya-maya po. Pwede pong tawag na lang po ulit kayo. Patatawag ko po doon. Apo. Meron po kaming nasagap na impormasyon na si Mr. Masinahon daw ay nagtatrabaho po sa bakery. Hindi po siya nagtatrabaho doon. Ako po ang nagtatrabaho dito. Magkasama raw po kayo sa bakery. Sinasamahan niyo po ako dito pag wala po siyang pasok, wala po siyang biyahe. Pero bumabiyahe po yan pagka may biyahe po sila. Ah, okay. Driver ito, si Martin. Apo, driver po. Driver sweet lover, o nga. Okay, so sinasamahan kayo kapag wala siyang trabaho diyan sa bakery at kapag meron siyang biyahe, sa labas siya. Opo, nabiyahe po siya pag may biyahe lang din naman po. Kumusta naman po si Malpi? Okay naman po siya. Okay naman po. Wala naman pong ano sa kanya. Bilang isang lover, kumusta po siya? Okay naman po. Malambing ba siya? Opo. Oh, okay. Madalas ba siya nagsasabing I love you sa'yo? Opo. Malakas pa ba siya? Opo, malakas naman po siya. Okay. So, ibig sabihin, pag malakas, maraming beses, nangyayari yung dapat mangyari? Hindi naman po ganun yun. Ah, okay. Sige po. Para marinig lang po ni Mrs. So, ma'am, ganito po. Pagbibigyan ko kayo ni Ma'am Annalyn, Ma'am Angelica, na mag-usap kayo. Meron pa kayong ilang araw. Ngayon Friday, Saturday, Sunday. And then Monday, babalikan namin kayong dalawa. At kapag hindi kayo nagkasundo by Monday, then tutulungan po namin to si Ma'am Annalyn na makapagsampa ng kaso laban po sa inyo ni Malfi. Okay po. Pero at least may cool off period. Tingnan natin, baka dala lang bugso ng damdamin at init ng ulo. Magsasampa si Annalyn. Gusto niya agad. Okay pero maraming nyo up to 2 days. Okay ba sa inyo, Ma'am Annalyn? I'll give you until Monday. Okay po, sir. Okay, usap muna kayo. And then ilan bang anak niyo, Ma'am Annalyn? Dalawa po. Nako. Okay, sige po. Sige, ma'am, until Monday and then let's see what happens, okay? Babalikan namin kayo, okay, ha? Okay po. Salamat. Madam Annalyn, magandang umaga po, Madam Annalyn. Good morning po, sir. At Madam Angelica, magandang umaga sa inyong dalawa. Thank you po. All right. MJ, anong sabi ng netizens? Idol, eto sabi nila, Milen Uhara, pag may kasalanan,
nabibingi. Oh, di ba? Yan ang sabi nila. At eto pa, dami nagsasabi sa atin sa Facebook, ha. Eto, Idol Rafi, sabi nila, tigas ng mukha mo. Eto, si Dari Villa, tuluyan na yan. Parang di naman sincere, gina-justify pa yung kalokohan na ginawa. Para kang mauubusan ng lalaki. Girl, sa may asawa ka pa pumatol, imbis na mag-sorry, nakipag-argue ka pa, Angelica. At eto, si Christian Floyd, Idol, grabe sila, no? Mapakahas na Friday itong mga komento na to. Sabi nila, death penalty para sa mga kabet. At ang dami pa nagsasabi, tuluyan, tuluyan, tuluyan na yan. Puro ganyan yung mga sinasabi ng mga keyboard warrior natin. Gaya ni Julia Digaw, mga kabit, huwag na masyadong madaldal. Accept na wala ka ng karapatan sa tao na may asawa. Hanap ka na lang sa walang asawa. X dapat yan. Mga kapatid, meron na po tayong 18.9 million subscribers sa YouTube channel ni Idol Rafi. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, make sure po na pinutin niyo po yung bell button and click niyo po yung all para lagi po kayong updated sa mga notifications from Rafi Tufo in Action YouTube channel. Sama-sama tayong lalaban. Sama-sama tayong babangon. Sama-sama nating harapin. Ano mang dumating na hamon, patas na pamamahayag, yan ay aming hahati. Tunay na pagmamahal, ganyan ang katakapatid.